Kitay na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Ang naghirang sa tinubos nilang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ni San Marcos Ebanghelista. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nasunod ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming, through Facebook Live, YouTube, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities ng mga parokya. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaliyasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Ituloy ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon namin po sa ang makapangyarihan, Panginoong Yesu Kristo, yung na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ito lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen.
dalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kaanang loob, hinihiling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang Diablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aaligid-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang Siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babilonya, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umaawit silang nilikha sa langit. Ang iyong ginawa'y
siya'y dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po lahat. Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila ang Panginoong Hesus, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan nit sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala at ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno na nabuhay muli at ang kanyang apostol ebanghelista si San Marcos. Ang Ebanghelyo ni San Marcos ay siyang pinakamatanda na nakasulat
sa mga ebanghelyo. Kaya mayroon pang tinatawag na or Mark, ang pinakauna na luma na iskriptura tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon. At ngayon, ang atin pong ebanghelyo ay nabatay na sa Grego na bersyon ni San Marcos na naisulat pa sa mga taon ng 45 o hanggang maaga pa bago nagkaroon ng pagsalakay sa lungsod ng Jerusalem. Ngayon, sa kanyang kapistahan, ay ating pong napakinggan ang iba't ibang mga bahagi ng mga pagbasa na lalo na sa unang pagbasa. Sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 5, Versikulo 5 hanggang 14, na kung saan ipinahayag ni San Pedro na si San Marcos sa Versikulo 13, Kapitulo 5 ng kanyang unang sulat ay kanyang anak na espiritual o anak ng pananalig o pananampalataya. Dahil itong si San Marcos ay interpreter, tagapagsalin ni San Pedro. Kasama niya lagi noon sila San Pablo at si Bernabe. Ipinanganak si San Marcos sa kakaiba pong lugar na ngayon ay tinatawag na Libya, at ito ay bahagi ng Africa. Siya ang nagtayo ng simbahan sa Alexandria, at ang pinakaunang paaralan ng teolohiya sa Alexandria ay kanyang itinayo. Ang kanya pong tatay ay isang Hudyo na ang pangalan ay si Aristopulos, at ang kanyang nanay ay si Maria. Siya po ay tinuturing na isa sa mga 70 na alagad na hinirang ng ating Panginoon upang ipahayag ang ebanghelyo sa lahat. At ang kanya pong larawan ay napahayag sa isang simbolo ng leon na may pakpak. Yan po sa ating simbahan, yan ang simbolo ni San Marcos. Kung nakita nyo sa itaas. At siya ang may pinakamaiksi na ebanghelyo. Pero malaman, ang pangalan po niya ay Juan Marcos. Pero maaring mas malalim pa ang kanyang bahagi sa buhay ng ating Panginoon. Sapagkat ayon sa tradisyon, siya ang pinakaunang obispo ng Alexandria. Hindi lang na siya ang nagtayo ng simbahan sa Africa. Ang Alexandria ay bahagi ng Africa. Siya ay naging martel noong 25 ng Abril taon 68. Tinalian siya ng lubid sa kanyang liig at pinahila ng mga kabayo hanggang mamatay. Ang kanyang ulo ngayon ay naroon pa sa bahagi ng Alexandria. Ito ang kanyang buhay na hindi po madali ang pagpapahayag ng ebanghelyo o ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pero sa atin pong mga pagbasa ngayon sa ibang na kailangang ipahayag ang ebanghelyo ayon pa ng ating Panginoong Hesus sa ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 16, Versikulo 15 hanggang 20, sinabi pa ng ating Panginoon sa Versikulo 15, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang pagpapahayag
ng mabuting balita o Evangelion ay ang Ebanghelyo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang tunay na mensahe. Siya ang salita na nagkatawang tao upang maipayag ang Diyos ng pag-ibig. Kaya siya ay nagtuturo tungkol sa pag-ibig kahit kung minsan ang kanyang Ebanghelyo ay Ebanghelyo ng pag-ibig. Pero sa kabila ng kanyang pagtuturo tungkol sa pag-ibigan, tungkol sa katotohanan, tungkol sa liwanag, tungkol sa buhay na para sa lahat, ang ating Panginoong Hesus Nazareno ay pinaslang, ipinako sa cross, namatay, ngunit nabuhay muli. At ngayon ang ating Ebanghelyo ay mula sa pinakahuling bahagi ng Ebanghelyo ni San Marcos, na kung saan ang ating Panginoon, bago siya umakyat sa langit, ay nagbigay po siya ng pagpapahayag na tayong lahat na makarinig ng mabuting balita, na tayong lahat na naturuan ng ating Panginoon ay magpahayag din ng kanyang Ebanghelyo. Ebanghelyo ng pag-ibig at pagmamahal. Ebanghelyo ng katotohanan. Ebanghelyo ng buhay na ganap at ikasyasya. Kapag ka atin pong tingnan ang ating mga pagbasa, akala natin napakadali lang na ating mapakinggan nung sinabi ng Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Hindi po ganyan kadali nung unang panahon. Magpahangga ngayon, nahihirapan din ang lahat na magpahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ay dalawa po na kahulugan nito. Ito ay hindi lang mabuting balita. Ito ay mensahe na pinapahayag ng mga mensahero, at ang mga mensahero ay ang apat na mga ebanghelista, si San Marcos, si San Mateo, si San Lucas at si San Juan. Ngunit dahil pinakaluma ang Ebanghelyo ni San Marcos, ang lahat ng dalawa na tinatawag na Ebanghelyo na Sinoptiko, ibig sabihin, yung Ebanghelyo na Sinoptiko ay kapariha, gaya ng Ebanghelyo ni San Lucas at ni San Mateo, kung inyo pong tingnan, ay naghangop ng mga mensahe mula kay San Marcos sa kanyang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo lang ni San Juan ay mula sa ibang tradisyon na tinatawag na Johannine na tradisyon. Pero ang Ebanghelyo na tatlo, kaya tinatawag na Synoptic Gospels, mga Ebanghelyo na nagkapari-pariha, ay nababatay sa mga mensahe na nakasulat ni San Marcos. At dahil dito, utang po natin sa kanya na atin pong nalalaman ang tungkol sa mga pangaral ng ating Panginoong Hesus at ang mga kababalaghan. Kaya ang kanya pong Ebanghelyo ay tinatawag na The Gospel of Mysteries, Ebanghelyo ng mga kababalaghan. Sapagkat marami po ang nakasulat sa kanyang Ebanghelyo, ang mga kababalaghan, ang mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus. At dahil dito, kung ating titingnan ang lahat na nakasulat na sa Ebanghelyo, lalo na ang sinusulat ni San Marcos, tayo pong lahat ay magkaroon ng isang panibagong paningin. Paano natin isabuhay ang ating buhay? Paano natin ipahayag ang Panginoon at ang kanyang mensahe sa iba? Paano natin gawin ang pagbabago ng ating mga sambayanan sa kasalukuyang panahon upang ito ay masentro sa Diyos at hindi masentro
sa mga kapangyarihang makamundo at sa mga kapangyarihan na tumitingin lang sa kanilang sarili. Kaya dito sa ating unang pagbasa, tinuturuan tayo na maglingkod sa isa't isa, maging masunurin at mapagkumbaba. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay kung atin kong tingnan, ito yung ating mapagkumbaba na pagtanggap na tayo ay mga tao lang, pero tayo kahit tao ay kawangis at larawan ng Diyos, na ating dalhin ang mensahe ng Panginoong Diyos, na ating dalhin ang mensahe ng ating Panginoong Hesus Kristo na nabuhay muli anuman ang mga paghihirap na kaakibat sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, kaya tinatawag na Evangelion, mabuting balita, ay laging mabuti, laging bago. Huwag po tayong paalipin sa mga luma na mga istruktura ng paalipin. Huwag po tayong magpaalipin sa mga mensahe at mga istruktura na siyang panibago na tinuturuan tayo na mapalayo sa Diyos at gumagawa ng kung ano-nong mga bagay dahil ito'y nakakatawa o dahil ito ay bahagi sa mga moderno na mga apps at mga mensahe ng kung anong mga palaro sa panibagong at moderno na mga gadgets at mga computer, tayo ngayon ay laging hinahamon. Ipahayag natin na tayo'y iniligtas ng ating Panginoon at ang kaligtasan ay hindi madali. Nag-alay ng buhay ang ating Panginoon at ayon pa ni San Marcos, ang ating Panginoon ay naghihirap ng matindi na paghihirap upang matupad ang misyon na tayo'y kanyang iligtas, na tayo'y mabigyan ng pamana sa langit, na tayo'y mamuhay na walang hanggan sa kalangitan. Utang natin sa Panginoon ang ating kaligtasan. Tapatan natin ito sa tunay na pag-ibig at pagmamahal sa Kanya, sapagkat Siya ay namatay at nabuhay muli dahil sa pag-ibig, dahil tayo kailanman ay hindi makakalimutan ng Panginoon, dahil mahal na mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Mag-sitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo at atin pong itutugon, maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan
ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ang pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Sa tahimik idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, inalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Nagsiyo po muna lahat. Manalangin ng patido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ikapuri na si San Marcos ay iyong dinadakila, tanggapin mo ang aming pagupuri at mga alay na inihain upang ang pagpalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayan ng buong tiyaga sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng mga kapanito na marapat na kay aming pasalamatan sa itan sa Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuhang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di nagwakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit, kaming narito ay tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa namang yalisisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, na puno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririn mo sa ngalan ng Panginoon. O sana o sana sa kaitaasan, o sana, o sana sa kaitaasan, o sana, o sana sa kaitaasan, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaysa pangitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa amin
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak kahit nalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat yung narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at Nilsin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin napatin kaming lahat na makasali siyang buhay ng wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Marcos, ni San Juan Bautista, ni San Roque, San Lorenzo Ruiz de Mena, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan niyo anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagwala mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahan na ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19.
Bagkus dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikausapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pag-asalo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya o Banal na Misa kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo kayo manaugnay sa pamamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church pagparaan kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoong Nazareno. At salamat sa lahat ng mga narito at nakipagdiwang. Palakpakan po natin ang lahat na tayo ay narito at ngayon ay kapistahan ni San Marcos at atin pong alalahanin lagi na kanyang ipinapahayag ang ating Panginoon na nabuhay muli. Pabaon po sa misang ito. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay ang pagsabuhay ng pag-ibig sa bawat tahanan at sa ating lahat ng pamayanan at sambayanan. Ngayon po ang basbas, mangyari po lamang itaas bagay ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, niagusan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan kana nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang madlaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisan ito na may maalalang pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.
walhati.